mga karagkarag, welcome back to my vlog. Isang malamig at mahangin na umaga sa inyong lahat mula dito sa Doha, Qatar. At ito na ang mga latest ganap ngayon na pinag-uusapan ng mga beauty pageant lovers sa social media na kung saan nagsalita na si Madam Shamsi Supsupli kung ano yung hinahanap nila sa taon na to na kukoronahan bilang Miss Universe Philippines 2023 winner at maging ano pambato ng Pilipinas sa darating na Miss Universe 2023. So panoorin natin ang short interview ni Maring Dayan, mga karagkarag. Let's watch this. Generally, what kind of a woman are we looking for? We're looking for a leader, someone who has a purpose that is bigger than just the crown. And I hope that we find her this year. So talagang, it's not just about yourself anymore. It's what you stand for. Yes. Yan ang mga karagarag, narinig na natin si Madam Shamsi Supsupli. So kung ano yung hinahanap nila sa isang kandidata sa taon na to para manalo sa corona ng Miss Universe Philippines 2023 at maging pambato natin sa Miss Universe stage. So nakita na natin yung 40 candidates, lahat naman sila palaban. So kilalanin muna natin isa-isa itong mga kandidatang itong mga karag-karag. Sa vlog kong ito, alamin natin kung gaano ba ito kagaling si Evangeline Fuentes. Isa talaga siya sa tinututukan ko ngayon at binabantayan na manok ko rin na pwedeng ano, makasungkit sa corona sa taon na to at mahigpit na maging kalaban ni Napoleon at saka ni Michelle Diba bilang mga malakas na frontrunner bitaw. So napanood ko yung ano Q&A ni Evangeline Fuentes sa nung lumaban siya sa Hiyas ng Pilipinas, which is naging first runner up siya, mga karag-karag, at excited ako sa kanyang journey sa taon na to dahil kung transformational woman lang at leadership lang naman ang pag-uusapan, pasok talaga si Evangeline Fuentes, mga karag-karag, sa banga bilang Miss Universe Philippines 2023 kung siya yung magwawagi, di ba? Kasi yung ano niya, yung foundation niya, yung advocacy niya na siya talaga yung founder na mula pa noong 2019 hanggang ngayon, di ba? At yung kwento ng buhay niya napaka very inspiring talaga. So pakinggan natin yung ano Q&A ni Evangeline Fuentes sa Hiyas ng Pilipinas ano pageant, mga karagrag. Let's watch this. Hiyas ng Pangasinan Province. You're very passionate about working with children. Can I ask you, what made you so passionate about children working in the landfills specifically? You know what, Miss Carla? As a child, grew up in the landfill and experienced to become a garbage collector. It's my dream to be with them because I experienced the hardships, I experienced the poverty, and I know what feel without nothing. So that I want to inspire them, I want to touch their hearts, to dream and to believe on the impossible. Because I want to tell them always that despite the mountainous garbage or whatever negativities they encounter, there is hope for everything. That their future never ends there in the landfill. Thank you. Wait. Thank you. Are you ready for your question? Yes. Okay, let's have it. So given the adversities and the life-freezing pandemic situation that we all encountered, the tourism industry is greatly challenged by the time being. As a Hiyas ng Pilipinas, how can you be a help to bring back life and boost tourism in our country? Let me repeat. Given the adversities and the life-freezing pandemic situation that we all encountered, the tourism industry is greatly challenged by the time being. As a Hiyas ng Pilipinas, how can you be a help to bring back life and boost tourism in our country? Thank you. As a Hiyas, I would help boost our tourism industry by organizing a free online promotion of all cities, municipalities, and provinces all over our country, whether it be products, locations, or food, because as a millennial, it's easier for us to access through social media. And I believe that we should patronize our tourism industry towards progress. And I believe that we're not just an archipelago of diversity, but we are Hiyas to the world. Thank you. Mga karagarag, narinig na natin si Evangeline Fuentes. Uy, may ibubuga talaga siyang laban, mga karagarag. Matrain pa to ng husto sa kanyang darating na laban sa Miss Universe Philippines 2023. Nako, ang lakas ng laban ng babaeng to. Hindi natin yan ma-deny. May ano, karisma din talaga siya. Pagdating sa kanyang advocacy, pagdating din sa kanyang communication skills, ma-practice pa to, di ba? Excited ako, mga karag-karag, at sa taon na to, nako, may makasama na si Napoleon at saka si Michelle D sa top 5. Siya na siya yung pangatlong kandidata ko na nasa early favorite ko
sa corona, mga karagkarag, itong pambato ng Pangasinan. Ewan ko na lang sa inyo, mga karagkarag, kung ano yung masasabi ninyo sa hinahanap ngayon ng Mission Universe Philippines Organization na ano, transformational at leadership woman nga para sa corona. Isa kaya sa tingin nyo, mga karagkarag, itong pambato ng Pangasinan ang may malakas na ano, labans para sa corona? At mag-ingay tayo sa comment section. At kung bago ka pa lang sa channel ko at kung mahilig ka sa pang-pagod vibes na reaction videos sa beauty pageant, don't forget to like and subscribe my channel, Karagan Karag, ang babaeng lagi na karagkarag. And see you in my next vlog. Bye-bye!